at napadaan ka sa channel ko. Sana meron kang matutunan sa mga itinuturo ko sa math. But bago natin umpisahan, panoorin niyo muna to. Welcome to my channel. Today, we're going to solve a word problem that involves geometry. And the only figure na talagang involved is a special triangle. So let me read this problem. In a triangle, the second angle is 5 degrees more than the first angle. And the third angle is 3 times of the first angle. Find the 3 angles of the triangle. Okay, susulat muna natin yung given. Then, first angle, second angle, third angle. So, according sa statement, syempre yung second angle yung first na na-mention. And according to it, the second angle is 5 degrees more than the first angle. So since hindi man na-mention dyan, ang first angle, so mag-let tayo. Let X, kasi unknown man, be the first angle. Then, si second angle is X plus 5 degrees. Lamang siya ng 5 degrees kaysa kay first angle. Then, ang third angle is 3 times of the first angle. So, let 3X be the third angle. Okay, before we start with the solution, let me explain to you this first. Meron tayong mga identified triangles based on the sides. Ito ay ang equilateral triangle where all sides are equal. Then, isosceles triangle where 2 sides are equal. At ang isa, iscalene triangle where no sides are equal. Meron ding mga identified triangles based on angles. Ito ay ang acute triangle where all angles are less than 90 degrees. Next is the right triangle where one right angle has formed 90 degrees. Lastly, we have obtuse triangle where one angle is measured more than 90 degrees. Well, kahit na anong klaseng triangle pa yan, isosceles man, iscalene, equilateral, or even obtuse, acute, or right triangles, but still, the total angle is 180 degrees. Since na 180 degrees yung measurement or degree or angles ng triangle, let's indicate all unknown
angles. Let's have the first. X plus. Okay. Then second angle, X plus 5 degrees. Then the third angle, 3X equals 180 degrees. Now, combine the like terms. Yung may mga constant, yung mga constant lang, join them together. Then, syempre, yung may mga variables at numerical coefficient, pwede mo silang i-combine. Like, X plus 3X is equal to 5X. Then, paano pa i-remove si 5 degrees? Ito si 180 degrees. So, syempre, mag negative 5 ka, negative 5 degrees, then, negative 5 or minus 5 degrees sa left, then minus 5 degrees din sa right. Kaya yan, i-eliminate na. So, ang natira, 5x is equal to 175 degrees. Then, simplify. Divide 5x by 5 sa left and right. Then, cancel. So, we have the value of x now. 175 degrees divided by 5. And the result is 35 degrees. We have now the initial result, initial angle of the first. Or we have the first angle already, and that's 35. Let me change the color. Okay. Let me repeat, ang first angle ay 35 degrees. Yan na, initial pa lang yan ha. Let's proceed with the second angle. Ang second angle, syempre, i-replace lang yan sa 35 degrees kay X. So that's X plus 5 degrees. Dito na lang sa left ko isusulat. So 35 degrees plus 5 degrees. The total is 40 degrees. Ayan na, meron na tayong angle sa second. Diba? Dito naman tayo sa third. So, replace 3 times 35 degrees. So, the result or their product is 105 degrees. Okay, now, we have the first angle, second angle, third angle. In order to know if tama ba yung sagot natin o hindi, or mag-equal ba sila ng 180 o hindi, titingnan natin sa checking. So, ito yung tinatawag na yan. So, simply copy the values sa first, second, and third angles. So, syempre, ang first angle is 35 degrees. Plus, ano ba ang second angle natin? 40 degrees. Plus, ang third angle natin? 105 degrees. Equals 180 degrees. O, yun yung inaano natin, no? Yan. Kinakopy natin yung original na equation. Sinasubstitute lang natin yung value sa variables. So let's add altogether 35 degrees plus 40 degrees, that's 75. 75 degrees plus 105 degrees, that's 180 degrees is equal to itself. Meaning, tama pala tayo. Kasi pag hindi yan tumama, ibig sabihin something is wrong. Ibig sabihin meron tayong mga violations. Pero mabuti naman, at nag-equal to 180 degrees. Ngayon, may isa akong tanong. Ano kaya ang posibleng pangalan
ng triangle according sa mga specific na angles. O, makikita naman ninyo, no? Change ko na naman yung color. Makikita nyo, walang magkaparehas. Ibig sabihin, iba-iba yung angles. May 35 angles, may 40 degrees, 105 degrees. O, iba-iba. So, ibig sabihin, ang tawag niyan ay... Kung ang iniisip mo ay obtuse triangle, well, tama ka. Kasi ang rule ng obtuse triangle, at least isa na angle ay lumagpas ng 90 degrees or more than 90 degrees. Sa tatlong mga angles, yung isa, which is 105 degrees, yan ay tinatawag na obtuse. Kaya kung i-ano mo yan sa isang obtuse triangle, madi-determine mo. And then not only that, kung i-identify mo din yung mga sides nila, isang special triangle din ang yung makikita or na figure. At yun ay iskalin. So, ano nga ba yung iskalin? Yun ay ang mga sides na walang kaparehas. Or no sides are equal. Kung sides ang pinag-usapan. Pero pag angles ang pinag-usapan, obtuse triangle yan. Okay? Sana meron na naman kayong naintindihan at natutunan. Then please watch my previous videos and just keep updated for more upcoming videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli.